na mga bahay maging mga buhay. Broken walls, broken lives ang dinadanas po ngayon ng maraming nasalanta ng bagyong Ondoy at bagyong Pepeng. Kaya during that time, sabi ni Himaya, let us build, let us rebuild o muling buuin natin ang walls of Jerusalem. At ito rin po ang panawagan natin ngayon. Kailangan din pong i-rebuild o muling buuin ang mga buhay ng mga nagdadalamhati dahil sa bagyong tumama sa atin. Dalawang bagay po yung gusto ko lang iwanan sa bawat isa. Alam kong marami na po tayong narinig na katuruan. Una po, makikita po natin dito sa Nehemiah chapter 2, sa verse 17 and verse 18, unahin po natin yung verse 17, si Nehemiah, sinabi niya sa mga tao, let us, and I want you to look that word, let us build the walls of Jerusalem. At pagdating po sa verse 18, ang tao mismo ang nagsabi kay Nehemiah and decided, ang sabi din nila, let us rebuild. Ano po yung ibig sabihin at nais kong ipahiwatig ngayong gabing ito? Napakahalaga po ng pagkakaisa. Napakahalaga, it is very important that God's people be united. Amen po ba? Nehemiah's need then is exactly what we need today, to be united. Ilang beses na po natin narinig yung kwento ng walis tingting, na ang isang walis tingting ay hindi makakalinis ng maayos. Ngunit pag dinagdagan mo ito ng 100, 200 walis tingting, at pagbibigkisin mo ito, siya ay makakalinis, mas maraming magagawa. Amen po ba? Sa pag-ikot ko po nitong mga nakaraang panahon, lalo na sa pamimigay ng relief operations, may nagkwento po sa akin na tumatawid sila, tatawid po sila ng baha, napakalakas ng agos ng baha, and they couldn't cross the street. So what they did was, they pulled themselves together, nagkapit-bisig po sila, kapit kamay, at dahan-dahan, isa-isa po sila na nakatawid ng baha. Napakahalaga po na tayong lahat ay maging united. Na tayo pong lahat ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang sabi po ng Psalms 133, ipinakita po doon that unity is a biblical requirement for God's blessings. And that's why, brothers and sisters in Christ, the broken walls, the broken lives here in our country need unity. A united people for the ruined walls and broken lives here in this nation. Pangalawang bagay po na nais kong iwanan, yung pong call ni Nehemiah. Nehemiah's call is exactly our call today. And that is what? And that is giving. Sabihin nga po natin, giving. Ito po yung pagbibigay. When Typhoon Ondoy hit our nation, and Typhoon Pepeng hit the northern part of this country, it was a humbling experience. Wala pong sinasanto mayaman o mahirap. Wala pong sinasanto kung saan ka man nakatira, sa pawid man o sa konkreto. Halos lahat walang pinalampas, halos lahat na biktima. Mga bahay na nasalanta, sasakyan ay nalubog. May mga iba tayong kababayan na nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng mahalagang gamit, nawalan ng kung ano-ano pa. They lost everything. And unfortunately, even the very basic needs ay nawala po sa kanila. Pagkain, damit, at tirahan. And that is why people of God should do something para magbigay. There's a need for all of us to pull our resources. Noong pong Saturday evening na bumubuhos ang malakas na ulan, marami po ang nag-volunteer kaagad. Marami po ang nagbigay at nagsama-sama po nag-pull ng resources. Sapagkat wala pong isang organisasyon na maaaring mag-claim sila lamang ang makapagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kinakailangan pong i-pull natin ang ating mga resources at tayo po ay magbigay.
Doon po sa Nehemiah chapter 7 verse 70 to 72, nagbigay ng kusa para sa ginagawang rebuilding ang mga taong may kakayanan magbigay. Kaya ngayon pong gabing ito, nais kong i-challenge ang bawat isa sa atin. Tayo po ay magbigay. Kinakailangan po tayong magkaroon ng burden, pagkakaisa at spirit of giving para tulungan natin ang ating mga kababayan. Let us also be vigilant and be prepared. Hindi po tayo dapat matakot because 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "The Lord our God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind." Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isa pong agenda na nais kong i-share sa bawat isa ay yung pong importance ng pagiging mulat maging sa issue ng climate change. Tingnan lang po natin yung region natin. Nagkaroon po ng malakas na lindol sa Indonesia. Nagkaroon ng tsunami doon sa Samoa Islands. At ang buong Southeast Asia region ay tinamaan ng napakalakas na bagyo. At ano po ang nangyari? Baha, lindol, sakuna, nakumitil sa mahigit 1,000 na mga buhay dito sa ating rehiyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, maging responsabling Kristiyano po tayo. Maging responsabling mamamayan po tayo. Napakasimple lang po ng recycling. Napakasimple lang ng segregation of waste. Yung nabubulok sa hindi nabubulok. Maliit na bagay, but it counts. Because as Christians, we are called to make a difference. Hindi lamang po ito agenda ng climate change. Agenda din po ito ng kakulangan o under quality of service ng ating mga pinuno. I'm sure our good senator, our good mayor would agree with me. Nitong nakaraang bagyo, maraming napahiyang politiko sapagkat under quality ang gawa ng mga bridges, under quality ang gawa ng mga daan, at dahil dito sila ay napahiya. Sa ating pong mga public servants, ito po ay isang panawagan din. Kailangan po nating gawin ang nararapat. Oppressing the poor is not right, ang sabi ng Nehemiah chapter 5 verse 9. Kailangan po nating gawin ang nararapat. Kinakailangan po nating i-prepare ang ating taong bayan bilang mga pinuno at leader ng ating bayan. Nakakalungkot po, maging sa mga equipment, maging sa mga rubber boats, noon pong kasagsagan ng baha, nagtatawagan po sa akin, "Congressman, ano na po yung gagawin namin? Nasa bubong na po kami. Nasa taas na po kami ng aming mga bubong. At ang baha po ay hanggang tuhod na." Ang sabi po ng gobyerno, "Stay put, stay put." Eh kami ho ay malulunod na at mawawala na ho sa bubong. I was so helpless and I couldn't do anything but pray for our people. Buti na lamang po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos ng JIL people na pinananalanginan natin ay isang buhay at makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa kanyang mga anak, who said in His word, "He will never leave us, He will never forsake us." Amen? Mga magulang at kapatid, pagkatapos po ng dilubyo, let us not miss the opportunity to do what is right. It is the right thing to serve. It is the right to give. Ibalik po natin sa Diyos, ibalik po natin sa ating mga kababayang nangangailangan ang mga resources na po pwede po nating ibigay. Sa pagwawakas po, after rebuilding our personal altar, let us look at the life of Nehemiah. Let us look at Nehemiah's burden and his call to be united in giving everything we can in rebuilding the walls of our beloved nation, the Philippines. Dahil mga kapatid, sa agenda po ng nation building, kasama po tayo, kaisa po tayo, at may pakialam po tayo.
131st anniversary ng JIL, itutuon po natin lahat ang ating makakaya sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Magsama-sama po tayong manikluhod at manalangin sa Diyos. Maging pagpapala po tayo. God bless us all. God bless the Philippines.